Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Isa, dalawa, tatlo. Handa na ba kayo? Tara na! Palawakin ang kaisipan, palakasin ang katawan para sa magandang kalusugan. Ating pag-aralan, edukasyong pangkatawan sa ikalima at ika-anim na linggo ng unang markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paglilipat ng bigat o timbang ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod. Una, mapapanatili ang kontrol ng katawan sa panahon ng paglipat ng bigat o timbang. Ikalawa, maililipat mo ng ligtas ang bigat ng katawan sa iba pang bahagi sa pamamagitan ng pagluhod ng tuhod upang makuha ang timbang ng katawan sa paglapag pagkatapos ng isang pagtalon. At ikatlo, makagagawa ng mga simpleng galaw o kasanayan sa paglilipat ng bigat o timbang at malaman ang kahalagahan ng mga pagkilos. Ang paglipat ng bigat o timbang ay nakatutulong na makontrol ang katawan habang naglilipat ng bigat sa iba't iba pang bahagi. Kaya dapat ay nasa isang balancing posisyon ka bago magsimula. Ang paglakad, pagtakbo, paglukso, pag-ikot, paglundag, pagtapak, pagbagsak, pagsalo, paghagis, pagdulas o pagslide, pagsasayaw at pagsipa ay mga galaw na nagpapakita ng paglilipat ng bigat o timbang ng iba't ibang bahagi ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Narito ang iba't ibang kilos. Una, pagsasayaw o dancing. Ang isang mananayaw ay naglilipat ng bigat mula sa paa niya patungo sa tuhod. Ikalawa, paglukso o jumping. Gamitin ang isang paa o dalawang paa sa paglapag sa isang lugar. Iyuko muna ang tuhod at bukong-bukong at iugoy ang mga braso. Pagkatapos ay tumalon ng pasulong at lumapag sa parehong paa. Ikatlo, pagtakbo o running. Mabilis na gumalaw gamit ang parehong mga paa ng halili. Ikaapat, pagsalo o catching. Ikalima, paglalakad o walking. Sa paglalakad, naililipat ang bigat mula sa isang paa patungo sa isa mo pang paa. Ika-anim, pagsipa o kicking. Ika-pito, paglundag o leaping. Gumamit ng isang paa upang itulak. Ang mga tuhod ay dapat baluktot para sa madali at ligtas na makalapag gamit ang isa pang paa. Ikawalo, pagdulas o sliding. Ikasyam, paghahagis o throwing. Gawain sa pagkatuto bilang isa.
subukan mong gayahin ang mga sumusunod na kasanayan sa paglilipat ng bigat o timbang ng bahagi ng katawan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, bilugan ang angkop na pangalan ng bahagi ng katawan na nakalahad sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, anong bahagi ng katawan ang nasa larawan? Ilong, tainga, mata. Kung ang sagot ninyo ay mata, tama. Ikalawa, tainga, dila, ilong. Kung ang sagot ninyo ay ilong, magaling. Ikatlo, binti, ulo, kamay. Kung ang sagot ninyo ay kamay, mahusay. Ikaapat, kamay, ulo, paa. Kung ang sagot ninyo ay ulo, tumpak. Ikalima, tainga, mata, ilong. Kung ang sagot ninyo ay tainga, magaling. Sagutin ang bilang 6 hanggang 10 sa inyong sagutang papel. Para sa ikatlong gawain sa pagkatuto, pag-ugnayin ang bahagi ng katawan sa kilos na kayang gawin ito. Isulat ang letra ng inyong sagot. Maaaring mag-ulit ng sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, braso. Ang sagot ay letrang F. Ikalawa, hita. Ang sagot ay letrang D. Ikatlo, ulo. Ang sagot ay letrang G. Ikaapat, balikat. Ang sagot ay letrang I. Ikalima, katawan. Ang sagot ay letrang C. Ikaanim, kamay. Ang sagot ay letrang A. Ikapito, paa. Ang sagot ay letrang B. Para sa ating pangwakas na gawain, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung di wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ang mga galaw o kilos ay nagpapalakas ng ating kalamnan at mga buto. Ikalawa, ang katawan ng tao ay walang kakayahang maglipat ng bigat o timbang.
Ikatlo, mahalagang ipakita sa mga mag-aaral kung paano na ililipat ng ligtas ang timbang o bigat ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Ikaapat, kailangang nasa balansing posisyon bago magsimula ng paglukso o paglundag. Ikalima, ang paglilipat ng timbang ay magandang kasanayan at ehersisyo para maging malusog at malakas ang ating katawan. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!